Isang gabi, kausap mo ang iyong nobya. Gaya ng dati, siya ay iyong binubola. Nakaramdam ka ng init ng katawan. Hiningan mo siya ng video ng kanyang maselang harapan. Ang sabi niya, di ko pwedeng pakita to kanino man. Sabi mo, promise, pagtapos ko, buburahin ko yan. Sabi niya, ayoko nga, nagbumilit ka pa rin. Nung sinabi mong tiwala lang, napilitan siyang gawin. Hanggang sa nagpadala siya ng video ang hubot-hubad. Nagsarili ka kaagad, pagkasend kumot agad. Pagtapos mong pagnasaan, tinignan mo ulit siya. Tingin mo na sa kanya, ang dumi-dumi niya. Naisip mong i-post online ng katawan niya na may malaswang caption. At nakatag pa siya nung nakita niya, umiiyak siya na nagmamakaawa. Tanggalin mo yan, please, para mo nang awa. Hanggang sa nag-umpisa ng i-like, i-share ng mga tao. Mga komentong bastos na hindi makatao. May mga naaawa at may mga natatawa. Nakita na rin pati ng mga barkada niya. May kibigang kumampi, may kaibigang nang husga. Di malabong katawan niya'y sa libingan ng punta. May mga pinakita sa kamag-anak nila. Yung mga taong masaya pag nakatapak sila. Kinabukasan ay pumasok siya sa paaralan. Halos lahat di mapigilan na siya'y pagtawanan. Hanggang sa nasa loob na siya ng kanyang klase. Tinatanong siya ng lahat tungkol dun sa nangyari. Pinatawag ang magulang niya ng guru niyang mabagsik. At pagtapos ng usapan siya pala'y pinatalsik. Pati magulang siya'y sinaktan dahil sa kahihiyan. Di ko anak yan, sino ba yan? Diyos ko, kadiri yan. Pakiramdam niya ngayon, sirang-sira na buhay niya. Kahit saan siya magpunta, pinag-uusapan siya. Iba't iba ang naririnig niya, salitang masakit. Dahil sa kumakalat niyang balitang mapait. Hanggang sa naisipan niya ng magpakamatay. Isinaksak sa tiyan ang kutsilyong hawak sa kamay. Pinuntahan siya ng magulang niya para bigyang gabay. Pero ang naabutan nila, anak nilang patay. Humagulgul sa kakaiyak ang dalawang mag-asawa. Kailanman ang anak nila'y di na makakasama. Dumating ang mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang natatanging mga tao na kanyang sandigan. Di makapaniwala ang lahat na isang buhay na naman ang nawala. At nalaman na lamang ng kanyang nobyo ang nangyari nang makita niya ang huling liham ng babae. At ang sabi, oo, inaamin kong mali ang ginawa ko. Pero mahal ko, mas mali ang ginawa mo. Nagtiwala ako sa'yo pagkat mahal kita. Baka pag di ko ginawa, maghanap ka ng iba. Tapos sa kabila ng lahat ay nagawa mo yun. Bagay na sa atin lang dapat, nakakalat na ngayon. Ilang taon, ilang buwan din ang ating tinagal. Kung alam ko lang din na ikaw ang aking minahal. Sa ginawa mo parang binawian mo na ako ng buhay. Ang bigat-bigat para akong nakabaon sa hukay. Wala na, wala na kong mukhang ihaharap. Pati magulang ko din ako matanggap bilang anak. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa to. Mas mabuti pa siguro kung tapusin ko na to. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa to. Mas mabuti pa siguro kung tapusin ko na to.